Magandang araw kaibigan. Nakapanood ka na ba ng mga freak show o mga kakaibang talento na out of this world? Yan ang ating aalamin sa bidyong ito. Ang mga freaks o tinatawag nilang halimaw sa carnival na sumikat noon. Bago natin simulan, maaari kang mag-subscribe sa channel na ito upang maging updated ka sa mga susunod na bidyong ating ipalalabas. Maaari mo din itong i-share sa mga katulad mong mahilig sa dokumentaryo, paranormal, kaalaman, at katatakutan. Maaari ka ding magkomento at i-request ang gusto mong storya na ating itampo. Maraming salamat! Number 6. Noong 1930s, ang Barnum and Bailey Circus ay sikat sa on the road na pagtatanghal ng freak show at circus. Isa sa main attraction nito ay si Slitzy the Pinhead. May tangkad na 4 feet, ang kanyang itsura ay may deforma, at kapansin-pansin ang kanyang maliit na ulo. Naging tampok pa ito lalo, nang ginawa nila itong karakter na babae at nakilala noong una bilang si Maggie. Ngunit mas sumikat sa pangalang Slitzy, may floral na costume at naging katatakutan sa bawat bayan na kanilang pinupuntahan. Maliit lang ang impormasyon tungkol kay Slitzy. Ipinanganak noong 1901 sa New York at may pangalang Simon Metz, at may nagsasabi ding Slitz Surtees ang kanyang totoong pangalan. Kahit walang kakaiba sa kanyang freak act ay sikat pa din ito dahil sa kanyang nakakatakot na itsura. Ang medical na eksplanasyon sa kanyang itsura ay ang sakit na microcephaly, isang neurodevelopmental disorder na nag-iwan sa kanya ng isang maliit na utak at bungo. Sinasabing si Slitzy ay may isip ng isang 3 taong gulang at hindi niya lubos na maaalagaan ang kanyang sarili. Tanging monosyllabic at simpleng mga parirala ang nababanggit. Gayunpaman, nakakagawa siya ng mga simpleng gawain at nakakaintindi ng bawat bagay na sinasabi sa kanya. Ang kanyang karakter at pagsusuot ng costume bilang si Slitzy ay lalo pang sumikat nang lumabas siya sa pelikulang Freaks noong 1932. Marami ang nagreklamo sa pelikulang ito dahil sa paggamit sa mga tulad niyang may kapansanan. Number 5. Marahil ay common na sa atin, ang mga kaso ng magkadikit na kambal, o tinatawag na Siamese twins. Ito ang kwento ng kambal na sina Chang at Eng Bunker. Ang unang conjoined twins sa Estados Unidos na dokumentado ang medical records. Ipinanganak sila noong May 11, 1811 sa Meklong Siam, na ngayon ay ang bansang Thailand. Sa pagkabata ay konektado ang kanilang breastbone, kaya naman sila ay paharap sa isa't isa. Ngunit sa tulong ng kanilang nanay, ay tinuruan silang mag-stretch at exercise. Na naging daan upang maunat ang kanilang katawan at makaposisyon na patagilid sa isa't isa. Si Chang ang nasa kanan at si Eng naman ang nasa kaliwa. Sa pagkamatay ng kanilang ama habang sila'y tumatanda, nagtinda sila ng cocoa bean oil, at nang magtagal ay nag-alaga sila ng mga duck at nagtinda ng mga itlog. Noong 1824, ay nakita sila ng British merchant na si Robert Hunter. Nakitaan ang potensyal na itanghal, inalok ng financial ang kanyang ina at dinala sila sa Boston. Doon ay maraming doktor at eksperto ang nagka-interest na pag-aralan ang kanilang kondisyon at behavior. Lumipat sila sa London at doon ay kumita sila ng sapat. Nag-settle down sila sa Los Angeles noong sila ay nasa 30s. Uso pa ang slavery noon, at hinirang sila ng US government bilang white people. Bumili sila ng madaming slaves at naging businessmen sa isang malaking plantation. Sa kabila ng hirap na dinanas noon at pagpapaampon sa kanila, ay nabuhay sila ng mayaman at nagkaroon ng malaking pamilya. Ikinasal si Chang at Eng sa magkapatid na babae,
at nagkaroon sila ng combined 21 na anak. Ngunit sinasabing ang lahat ng anak na ito ay mula lamang sa isa sa kanila. Ngunit ang isa sa di makakalimutang kwento ng kanilang buhay, ay ang kanilang pagkamatay. Ayon sa dokumentaryong nakalap, sila ay nasa 62 years old na nang panahong yun, nang magkaroon ng severe bronchitis si Chang. Isang gabi, ay nagising si Eng at nakita ang bangkay na katawan ng kanyang kambal. Dahil sa pagkabigla ay nagpumiglas at sinubukang kumilos ni Eng. Ngunit di nagtagal ay pumanaw na rin ito pagkatapos ng isang oras. Number 4. Si Haji Ali ay ipinanganak noong 1800 sa Egypt. Siya ay may kakayahang magbuga ng malaking amount ng tubig na kanyang iniinom. Ang mga tubig na pumapasok sa kanyang bibig, na halos galon-galon, ay nailalabas niya parang fountain ng tubig. Ano nga ba o sa nagmula ang kanyang kakayanan na gawin ang mga bagay na ito? Iniisip ng ilan na may tubong nagbubuga na gamit si Haji sa kanyang pagtatanghal, pero ang totoo ito ay gawa ng kanyang katawan. Ginagamit niya ang intense stomach spasm upang paakyatin ang mga pagkain sa kanyang sikmura. Si Haji ay master ng controlled regurgitation. Ito ay ang pagsuka ng mga bagay na kinain o nilunok. Manghang-mangha ang kanyang mga manunood sa ganitong pagtatanghal. Ang bawat pagbuga ni Haji ay accurate. Kaya niyang humigop ng isang galon ng gasolina at ibuga ito upang pagliyabin ang sinindihang props. Ganun paman, iilang tao lamang ang may ganitong talento sa mundo, kaya naman siya ay sumikat ng mga panahong iyon. Number 3. Ipinanganak noong 1862, si Joseph Carey Merrick ay isang Englishman na kilala dahil sa deformity ng kanyang itsura. Siya ay tinaguri ang The Elephant Man. Ang kanyang kapansanan ay lumabas noong bago pa lamang siya maglimang taong gulang. Lumaki ang kanyang ulo at nagkaroon ng malaking balat sa likod at harap ng kanyang mukha. Maging ang kanyang paa at kamay ay nagkaroon din ng deformity. Ang disorder na ito ni Merrick ay pinaniniwala ang neurofibromatosis, at maaring isang kaso din ng rare na sakit na Proteus syndrome. Sa edad na 17, napasok si Merrick sa isang workhouse system, isang institution para sa mga mahihirap. Pagtapos ng 4 na taon ay umalis doon si Merrick at sumali sa isang freak show. Habang nasa isang pagtatanghal ay nakita siya ng isang physician na si Frederick Tevis. Habang nasa hospital ay nakaakit ng atensyon sa London Society si Merrick, dahil ito sa kanyang kondisyon kaya naman siya ay naging tanyag. Marami ang dumadalaw sa kanya at isa sa prominent na bisita ay ang Princess of Wales na si Alexandra. Nanatili siya sa London Hospital hanggang siya ay pumanaw sa edad na 27. Sinasabing kakaibang aksidente ang ikinamatay ni Merrick. Di umano ay nag-eksperimento siya sa kanyang pagtulog, dahil nahihirapan ito sa bigat ng kanya ulo. Siya ay nakitang nakabaligtad na naging dahilan ng pagkabali ng kanyang leeg. Number 2. Ang buhay ni Grady Stiles ay napakakulay ngunit mayroong karumal-dumal na storya. Ipinanganak noong taong 1937, si Grady ay isinilang na may deformity na tinatawag na ectrodactyly, isang kondisyong kung saan ang mga daliri ay magkakadikit. Ang sakit na ito ay nasa dugunan ng pamilya nila Grady. Sa katunayan ng kanyang ama ay may ganito din kondisyon, at nagtrabaho din sa carnival. Isinasama si Grady ng kanyang ama sa pagtatanghal noon siya ay 7 years old pa lamang. Lumaking malakas ang mga muscle niya sa kabila ng magkakadikit na daliri, at sumikat bilang lobster boy sa mga freak shows. Nakapag-asawa si Grady ng isa ding carnival employee at nagkaroon ng 2 supling. Ang isa sa kanyang anak ay mayroon din sakit tulad sa kanya. Ngunit ang buhay ni Grady ay nasadlak sa alcohol at violence. Pinagmamalupitan niya ang kanyang asawa at buong pamilya. Kaya naman nag-asawang muli si Mary, at pinakasalan ang world's smallest man na si Harry Glenn Newman.
Nagpakasal din muli si Grady at nagkaroon ng anak na may kondisyon muli tulad sa kanya. Sa panahong yun, ang kanyang anak na si Donna ay engaged at nagpaplanong magpakasal, ngunit pinatay ni Grady ang fiancé nito dahil hindi niya ito gusto. Kinatulan si Grady ng 15 years probation lamang, dahil na din sa kanyang kondisyon, at nagkabalikan silang muli ng kanyang asawang si Mary na inakalang nagbago na ito. Sa puntong yun dahil sa hirap at takot kay Grady, ay nagpa siya si Mary at anak nitong si Harry Glenn Newman Jr., na ipapatay si Grady sa isang 17 years old gang member, na si Chris Wyant. Namatay si Grady sa edad na 55. Number 1. Si Arnold Garrett Henskis ay ipinanganak sa kahirapan noong early 1900s. Nabuhay siya ng normal ngunit noong kalagitnaan ng kanyang buhay, ay sinasabing umakyat siya sa isang bundok upang magtungo sa mga monks. Sa kanyang pagbabalik ay sari-saring kwento ang kanyang ibinahagi. Ayon sa kanya ay nakakausap niya ang mga anghel, at ipinamalas niya ang kakaibang talento na pagtusok ng matutulis na bagay sa kanyang sarili. Nagtatanghal siya sa bawat bayan at inaalok ang mga manunood na tusukin ang kanyang katawan gamit ang espada. Sa kanyang pagsikat ay pinalitan niya ang kanyang pangalan na Miran Daho, na ang ibig sabihin ay wonderful. Nakakagulat na sa bawat tusok sa kanyang katawan ay wala itong tinatamong injury, at mabilis ang paghilom ng kanyang munting mga sugat. Ayon kay Arnold ay tumigil ang edad niya sa 35. Ngunit ang ibang freaks na katulad niya ay nagsasabing mayroon siyang mental illness, kaya hindi siya nakakaramdam ng kaba sa kanyang mga ginagawa. Malimit siyang mag-isa at nagsasalita kausap ang mga anghel na kanyang sinasabi. Maging ang mga doktor at mga eksperto ay manghang-mangha sa kanyang abilidad. Samat-saring pag-aaral ang ginawa sa kanyang katawan, ngunit silang lahat ay nagtataka kung paano niya ito nagagawa. Si Arnold pa mismo ang nag-uudyok sa mga eksperto na tusukin siya ng marahas, at hindi dahan-dahan. Ayon sa mga doktor ay maaring nakagawa ng mga matibay na scar tissue ang kanyang katawan sa tagal ng panahon, kung kaya hindi na ito nagdudulot ng panganib sa bawat pagtusok sa kanya. Nagagawa din ni Arnold na kumain ng mga matutulis na bagay at basag na bote, at ayon sa kanya ang mga kakayahan ito ay dahil sa kanyang mga guardian angel. Sa isang pagtatanghal sa Switzerland noong May 11, 1948, ay kumain ng steel needle si Arnold at naiwan ito sa kanyang katawan ng 2 araw, na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Pumanaw siya noong May 26, 1948. Mag-subscribe, at sama-sama nating abangan, ang mga susunod na kwentong tampo. Ano nga ba ang katotohanan? Ating aalamin.